gusto ko, pag makagraduate ko, ganun, college gusto ko, mag-social worker. Makapagtapos po, tapos makakilat po sa stage na sa may magulang ko habang po, sinusutang po ng medalya. Makuha yung goal ko sa buhay na may aon sa hirap yung pamilya ko, tapos mabigyan po sila magandang kinabukasan. Magbago ang tao, then dili sila magpatakata kag-judge kay wala yun sila kaila sa mga, dili porket nga. Butang minsan nga nga sitwasyon is dauta nami, dili tanan gibutang sa center kay kanang wala na gay paglaom. Ang center mo gi magpa-motivate sa imo nga. Taas pa ang imo ang lakbay yun og dagan pa kay moagi nga pagsulay. Ang socio-emotional learning ay para baguhin ka, baguhin ang iyong sarili, para baguhin ang iyong pagpaniniwala, pagrespeto. These are the essential skills po na kailangan ng bata to develop positive behaviors, adaptive behaviors na magagamit nila in everyday demands of life. Natutunan ko po dun yung spark, yung nagpapasaya at nagbibigay sigla sa buhay mo. Hanggang sa ma-realize mo kung ano talaga yung gusto mo at pinaka-goal mo sa buhay. Para siyang sandata nila kapag sila ay bumalik ulit sa real world para ma-achieve nila yung mga goals nila sa buhay. Mainit din po yung ulo ko, mabilis po umiitol ko, tapos mabilis din po ako manakit ganun. Pero dito po, natuto po ako mag-control, makisama. Hindi na yung roadman nila na makikita na walang patutunguhan, puro away lang. Iba na po yung makikita nila ngayon sa paglabas ko na ganto na pala yung bata na yan. Ang laki na ng pinagbago simula nung napunta siya sa ganong pasilidad. Minsan pong lumapit yung bata, nag-share sa amin ng kwento. Tingin ko, sir, panatag na po ako kung sakaling uuwi ako. Tatangin ko kung bakit. Bakit? Kasi na-realize ko rin po pala na baka nagagalit lang yung kuya ko kasi nakikita niya na tinatapon ko na yung buhay ko. So, may mga realizations din po siya somehow. Ako, nakitaan yun ako sa iya hanga na bag-ugid siya, nagkanang askaron, maminaw na yun siya, ang sa may isulti na ako, ano, magpatuon na po siya, kung istoryahan siya, dili na po siya ka ng napayas na yun sa una, magtubag-tubag na. Na yung mahinaho na siya, tsaka magalang, tsaka marunong na siya umunawa. Napansin ko sa kanya. Siguro yun yung biggest accomplishment kasi may mga na-reintegrate na dun sa mga nag-attend nung sessions. So, you could see na, ah, okay, somehow, no, hindi man perfect, pero you have equipped them with some skills na gagamit nila to achieve their goals. Hindi lang ikaw yung bata na nandudukot, ganun. Hindi lang ikaw yung batang napariwara na masabi yung sarili ko, ang dahil ang pinagbago mo na... Example, police na ko. Kamu, padulungay pa mo. Wala, eh, undangin na lang ninyo kay para dili mo mapariya ko sa usauna. And then, kabalon ako magluto. So, pag ulit ako po, kay kabalon ako magluto, ako na din magluto sa kong ginikanan. Kung sakaling maging successful mo na ako in the near of future po, maging maayos po yung buhay ko. Papasalamatan ko po yung sarili ko, yung magulang ko, at yung mga taong sumuporta sa akin para matupad at makuha ko po yung mga pangarap na gusto ko.